Kasal po both parents ko sa West. May binili po yung dad ko na bahay nung binata po siya. When we say conjugal po, bali, lahat po ng pag-aari ng isa't isa, hati na sila doon kahit pa yung mga napundar nila nung mga wala pa silang asawa. Okay mga kapatid, eto explain ko talaga sa inyo ito. Nakasalalay po ito sa dalawang sitwasyon. Unang-una po, number one. Kailan po kinasal ang inyong mga magulang? Ito po ang pinaka-importanting date, August 3, 1988. Kasi po kung kinasal ang inyong mga magulang after August 3, 1988, at wala po silang ginawang prenuptial agreement na nagtatakda ng kaayusan ng kanilang pag-aari habang kasal, bibigyan po sila ng kaayusan ng mismong batas. Sabi ng batas, ang ibibigay sa inyo, yung tinatawag na absolute community of property kung kayo ay kinasal after August 3, 1988. Ano po ba ibig sabihin ng absolute community of property? Lahat po ang naging pag-aari bago kasal, pag kinasal ay pag-aari na rin ng pinakasalan niya. Magiging pag-aari na ni Mr. and Mrs. Lahat po ng pangsariling pag-aari nung hindi pa kasal, kinasal, magiging pag-aari na rin po ni Mr. or ni Mrs. Kung kayo ay kinasal after August 3, 1988 at wala po kayong prenuptial agreement. Ngayon naman po, kung kayo naman po ay kinasal bago August 3, 1988, before August 3, 1988, ang kaayusan po na ibibigay sa iyo ng batas kung wala kayong prenuptial agreement ay yung tinatawag na conjugal partnership of gains. At diyan po sa kaayusan na iyan, lahat ng pag-aari nyo bago kayo ikasal ay mananatiling sa inyo habang kayo akasal. Kung kayo ay kinasal prior to August 3, 1988. Malinaw po. So napaka-importante kung kailan kayo kinasal. After August 3, 1988 or before August 3, 1988.